Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, ibabahagi ko sa inyo kung paano ang pagpa-flush ng radiator. Kasi kadalasan guys, napakadumi ng ating radiator, so kailangan talaga natin i-flush para yung mga contaminants or di man kaya mga kalawang mawawala. So paano nga ba mag-flush guys? So yan, ito yung radiator. So ito, bubuksan mo lang yung radiator cup. Tapos sa baba, bubuksan natin yung drain plug. Okay, so ayan guys, dito sa baba may makikita kayong drain plug ng radiator. So yan, dukutin na lang natin. So dito yun, dito banda. So sa ilalim talaga yung pinaka drain plug. Ayan yun, makikita nyo itong banda, pinakailalim yung drain plug niya. So baklasin niyo lang yun, tanggalin niyo lang yung drain plug niya. So tingnan ko. Ayun, nakakita ko na guys. Yun, dito banda. Yun, dito lang banda malapit. Ganito karumi yung laman ng radiator natin. So yung mapapansin nyo guys, sobrang dumi. Yan o. So yun yung kalawang. Nilagyan ko sito ng solution eh, yung anti-freeze niya pang radiator. So ayan pa rin, dinarain ko pa rin kasi napakadumi. So ngayon lalagyan natin ng pang flush. May binili ako. Eto guys, tapos ibabalik muna natin yung drain plug. Tapos mamaya secure guys yung drain plug. So ito na yung pang flush ng radiator, bumili ako. Ayan, 10 minute flush pang flush ng radiator na natin. Ilalagay lang natin ito rito, tapos dagdagan natin ng tubig, okay? Oh, let me off with a bright smile on now. Me in the door. Ayan guys, basahin nyo na lang instruction sa so mabibili nyo pang flush. So ito instruction nito, ilalagay ko lang dito. Tapos dadagdagan natin ng distilled water, pupunuin natin. Pagkatapos ito, pandarin natin ng 10 or 20 minutes based doon sa instruction. Para importante guys, nagpa-flush tayo kasi yung radiator natin nagkakaroon ng mga kalawang. Nagiging nag-overheat pa rin, okay? Pag yung mga pins na yun masyadong... So obserbahan natin after nito. So guys, after natin malagyan ng solution, lagyan naman natin ng tubig. So yun, distilled water natin. Ayan, yung distilled water natin. So ayan, lalagyan natin ng distilled water. Hey guys, after ko malagyan ng mineral water, ng distilled water. Ayan, malagyan ko na yung distilled water siya. Ayan, napuno na siya. Ayan, puno na siya. So, ingat lang kayo dito sa solution na to. Itong pang flush, kasi chemical siya. Sumakati sa balat, mag-gloves kayo. So, ako nag-iingat lang ako. Masigurado mag-gloves kayo. Saka yung amoy, medyo iba yung amoy. So yun guys, sarado natin. Tapos panderin natin na ilang minutes. Mga 10 to 20 minutes. Okay. Asun din yung instruction sa nabili nyong pang flush. So yun guys, let's go, start natin. Dito tayo guys sa dashboard nyo. Kaya nga mapapansin nyo, dito yun sa baba.
yung temperature gauge. So yan. So nasa gitna siya. Dati kasi nasa taas yan. Ngayon parang gumanda-ganda. Siguro yung mga pins niya. So importante siya flushing kasi talaga. Para matanggal yung mga kalaw, ang mga bara-bara sa radiator natin dun sa pins. So tingin ko hindi ko muna to ipapa-overhaul kung kaya naman dito sa ganitong sistema. So nga pala guys, ingat nga pala. Importante, ingat talaga sa chemicals. Pag nagtanggal kayo ng drain plug kasi nasa baba, baka matapunan yung kamay nyo. So kahit plastic man lang kung wala kayong gloves, yung proper gloves, kahit plastic. Hello guys, good morning. So yan, ang kagabi na drain ko na to, inumaga na. So mapapansin nyo, ganito kadumi. Yan yung kalawang nasa ilalim. So yung chemicals na si ibabaw. So ganito guys, pag hindi tayo nag-flush ng radiator natin, ganito kadumi yun. Mapapansin nyo. So after nung guys, umaga na kasi kagabi hindi ko na tinuloy. Sasalinan pa rin natin ito ng tubig. Salinan natin ng tubig tapos i-drain natin ulit bago natin lagyan ng chemicals. And guys, hindi na natin pupunuin. Kasi de-drain din naman ulit natin. So saglit lang natin paanda rin yung guys para yung laman mga chemical sa loob. So matanggal bago natin salinan ng coolant. Okay. And guys, pinandar natin yung makina. So yan, mapapansin nyo yung bumabagsak. So tinanggal ko yung drain plug. Tinanggal ko yung drain plug tapos pinaandar ko saglit. Importante guys, tignan nyo rin yung gauge lagi yung sarapan. Pag pinaandar nyo para mamomonitor nyo yung init. Baka mamaya napasobra na pinaandar. Pero saglit lang, importante. May labas lang yung mga tubig na nandun pa sa loob. Ayan guys, ready na siya for lalagyan na natin siya ng coolant. Ayan guys, after nating paandar yan, pinatay ko na. Matanggal lang yung ibang tubig sa loob. So ngayon sasalinin natin ng engine coolant. So yun guys, ready na. Ready na kayo. Ayan. Yung coolant natin sa iba. Let's go guys, sasalin na natin. Guys, kailangan nyo pala talaga kumakailang gumamit ng ganito, yung budo kung tawagin. Kasi hindi pala kaya ng mano-mano pag wala yan. So tansyahan, ang hirap. So kailangan nyo talaga gumamit ng ganito. Ayan guys, after natin magpalit ng coolant at mag-flush, so importante guys, bumili na rin ako ng radiator cap. So yung radiator cap, napaka-importante guys. Kasi kahit napakalit na bagay na to, so possibly ma-damage yung makina mo. So yan, bumili ako ng bago. So replacement lang naman siya. May original ito, mas maganda ko original bilhin nyo. So yun guys, so yun, importante yung radiator cap. Pagkatapos yung palitan yung coolant, pag alam yung luma niya, palitan nyo na rin. So yun guys, maraming salamat ulit. Sana may natutunan kayo sa video to. So
natin tungkol sa radiator cap. So pwede rin natin pag-usapan yan kasi napaka-importanting bagay yan. Siguro sa susunod na mga videos natin. So yun guys, maraming salamat ulit. At maraming salamat sa lahat ng subscribers. Don't forget to subscribe para sa hindi pa. Thank you.